Mga kwentong pambata. Ang matapat na mga ngahoy. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon ay may nakatirang lalaki na ang pangalay Alan. Isa siyang matapat na tao at hindi kumukuha ng mga bagay na hindi kanya. Ang nakakatawa, nakatira siya sa bahay ng mga magnanakaw. Magnanakaw sila kapag araw sa mga tao na nakatira sa nayon. At sa gabi, ay pagsasaluhan ang kanilang mga nakuha. Ngunit hindi natutuwa si Alan dito. Hindi ko gusto ang ganito. Ayaw mo niyan? Kung gayo, ibigay mo sa akin! Kakainin ko yung lahat! Ano? Hindi pwede! Ako ang pinakapayat na nandito! Ibigay mo sa akin yan! Ano ba yan, Alan? Bakit ayaw mo ng pagkain? Hindi ang pagkain. Ang paraan ng ating pamumuhay. Ayoko ng pagnanakaw at pandaraya. Gusto ko ng maayos na buhay. Maayos na buhay? Anong mas maayos kesa dito? Nakukuha natin ng mga ginto at masasarap na pagkain gusto natin. Wala nang mas maayos kesa dito. Sa palagay ko, mayroon naman. Alis ako bukas at magsisimula ng isang bagong buhay. Ha! Gawin mo ang gusto mo! Mas maayos sa akin yun para sa akin na lang ang bahagi ng pagkain mo! Sa'yo? Anong sinasabi mo sa'yo? Sa akin ang bahagi ni Alan! Alisin mo ang kamay mo sa platong yan! Tumahimik kayo! Lahat kayo! Sumunod na araw, nag-ayos si Alan para sa pag-alis. Nagtungo siya sa sunod na nayon para magsimula ng isang bagong buhay. Nang marating niya ang nayon, naupo siya at inisip kung anong dapat gawin. Kailangang makahanap ako ng trabaho para may makain at lugar para matulugan. Paano ko kaya yun gagawin? Oh! Nako naman! Ang mga mansanas! Huwag kayong mag-alala. Ako na po ang kukuha. Eto na po. Ang bait naman! Nagugutom ka na siguro. Gusto mo bang kumain ng mansanas? Huwag na po. Hindi ko yung matatanggap. Sa inyo yan. Sigurado ka? Sa tingin ko ay nagugutom ka. Opo. Opo. Sigurado ako. Hindi talaga ako nagugutom. Kung ganon, kung hindi ka nagugutom, may oso ba na maingay dyan sa tiyan mo? Heto, kumain ka hanggat gusto mo. Pwede akong bumili ulit. Talaga po? Tuwang-tuwa si Alan at sabik na kinain lahat ng mansanas. Nakatingin lang ang matanda sa kanya at ngumiti. Anong pangalan mo? Taga rito ka ba? Hindi po. Ako po si Alan at kakarating ko lang po dito sa baryo eh. Kailangan ko lang po ng lugar na matitirhan at trabahong pwedeng gawin. Ganon ba? Kung gayoy, bakit hindi ka mamalagi sa amin? Pwede kitang pakainin hanggang makahanap ka ng trabaho. Napakabait naman po ninyo. Salamat po. Huwag kang mag-alala, iho. Mula ng araw na yon, nagsimulang mamuhay si Alan kasama ang matanda. Napakabait ng matanda. At tinatrato siya talaga ng mabuti. Iniisip niya lagi kung paano makakabayad dito. At nakakita siya ng trabaho bilang mga ngahoy. Araw-araw siyang umaalis, magpuputol ng kahoy at ibebenta ito. Ngunit hindi sapat ang kanyang kinikita. Kahit magkanong kitain niya, nagbibigay siya ng parte sa matandang babae. Isang araw, nang lumabas siya para magputol ng kahoy, nag-isip siya ng malalim. Kailangan kong mangahoy ng marami ngayon. Halos walang makain sa bahay kahapon. Kapag malaki ang kita ko sa mabibentang kahoy, pwedeng sorpresahin ko ang matandang babae. Pwede akong makapag-uwi ng masarap na pagsasaluhan namin. Natutuwa siya. At hindi maiwaksi ang nasa isip. At habang nagpuputol siya, dumulas ang palakol sa kanyang mga kamay at bumagsak sa kalapit na ilog. Naku naman! Yun lang ang paraan ko para makapagbayad ako sa kabutihan niya. Anong gagawin ko ngayon? Sa oras na yon, biglang lumitaw ang diwata ng ilog. Namangha ang mga ngahoy na makita ito. Tiningnan niya ang miserableng mga ngahoy at naawa sa kanya. Kumusta ka, binata? Ako ang diwata ng ilog na to. May problema ba? Kasi nahulog kanina yung palakol ko sa ilog.
Yun lang ang pinagkukunan ko para sa pagkain. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko para sa'yo. Ginamit ng diwata ang mahika niya. Gumawa ng ipo-ipo sa tubig. At lumitaw ang isang magandang dinintoang palakol na may magagandang bato ng ruby at emeralds. Iniharap niya ang ginintoang palakol kay Alan ng nakangiti. Ito ba ang palakol mo? Naku, hindi. Hindi yan ang aking palakol. Sigurado ka? Oo, siguradong sigurado ako. Sige, kung ganun, titingnan ko uli. Ginamit muli ng diwata ang mahika niya. At sa oras na ito, may mga mamahaling hiyas at kumikinang na maganda. Itong isang to ang siguradong sa'yo. Heto, kunin mo. Pasensya ka na, pero hindi rin yan sa akin. Ngumiti ang diwata at ginamit muli ang kanyang mahika. Sa oras na to, kinuha na niya ang kahoy na palakol ng mga ngahoy. Ayan na yun! Ang palakol ko! Oh, salamat mabait na diwata. Inalok ko sa'yo ang isang ginto at pilak na palakol. May palamuti ng mga hiyas at alahas. Pero matapat ka at hiningi lang ang sariling palakol. Natutuwa talaga ako sa'yo. Ibinigay ng diwata kay Alan ang ginintoan at pilak na palakol. Natuwa ng todo si Alan. Nagpasalamat siya sa diwata at umuwi ng masaya. Gamit ang pera mula sa mga palakol, gumawa siya ng magandang bahay para sa matanda. Namuhay na sila ngayon ng masagana. Isang araw, habang nasanayon si Alan, ay nakikipagkwentuhan siya tungkol sa nangyari. Nagtataka sila kung paanong nakatagpo si Alan ng ganon kagandang swerte. Nagnakaw ka ba ng gintong gansa? Umamin ka! Hindi, wala akong ninakaw na kahit na ano. Sinuswerte lang talaga. Ipinaliwanag niya ang lahat na nangyari sa ilog sa mga kausap niya. Isang kaibigan, ang mga ngahoy na ang pangalay James, ay nakangiti ng masama. At ganun ko nakuha ang dalawang palakol mula sa ilog. Ang diwata ng ilog ay napakabait. Mukhang napakabait talaga ng diwata ng ilog. Nang araw na yun, nagtungo si James sa ilog dala ang kahoy niyang palakol. Tumingin sa paligid at tiniyak na walang taong nakatingin. Nang maramdamang ligtas siya, itinapon ang kanyang palakol sa ilog at sumigaw ng kapansin-pansin. Ay nako, ang palakol ko! Ang tanging pag-aasa ko para sa pera at pagkain! Pakiusap, kailangan ko ng tulong! Maya-maya'y, lumitaw ang diwata ng ilog sa harap niya, pagsabog ng liwanag. Ano yun? Bakit? Anong nangyari? Oh, mabuting diwata. Nahulog ang aking palakol sa ilog. Oh, pakiusap. Tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko para sa'yo. Ginamit ng diwata ang kanyang mahika at gumawa ng ipo-ipo. Talagang nanlaki ang mga mata ni James sa kanyang kasakiman. Ito ba ang iyong... Oh, yan ang aking palakol. Oh, maraming salamat, diwata. Inilabas ni James ang mga kamay para abutin ang palakol. Pero hindi natuwa ang diwata sa kanyang pag-ugali. Ikaw, nakasusuklamat sa kim na lalaki. Ginalit mo ako sa ginawa mong pandaraya. Hindi ko ibibigay sa iyo ang gintong palakol at hindi ko rin nahanapin ang tunay mong palakol. Umalis ka na! Pagkasabi niya, nawala ang diwata ng ilog. At malungkot at nalulungong umalis si James. Naging sobra ang pagkasakim niya. At ngayon, hindi lang ang tsansa niya na makuha ang gintong palakol, kundi pati na rin ang sa kanya. Nang marinig ito ni Alan, naawa siya kay James at binigyan niya ito ng ilang gintong barya. Eto, kunin mo itong mga barya at bumili ka ng bagong palakol. Pero tandaan mo, kaibigan, na laging katapatan ang may kabayaran. Napaiyak si James at pinasalamatan si Alan. Nang hapong yon, nang umuwi na si Alan sa bahay ng matanda, nakita niya na sa halip na maliit na kubo, isang malaking bahay na gawa sa ginto ang nakatayo. Nagulat si Alan. Ano? Nananaginip ba ako? Pagkatapos noon ay nakita niya ang isang sulat na nasa lupa. Pinulot niya ito at binasa. Mahal kong Alan, hindi ka lang isang matapat, kundi mabait na tao rin. Ingatan mo ang iyong sarili, nagmamahal ang diwata ng ilog. Ay! Ang matandang babae pala.
Si Alan ay hindi makapaniwala na ang matandang babae na kasama niya ay walang iba kundi ang diwata ng ilog. Napangiti siya habang tumutulo ang kanyang luha. Noong mga sumunod na taon, nagampon si Alan ng mga bata at pinalaki niya ang mga ito na matapat at mabait na mamamayan. Sa ganon, tiniyak niyang ang mundo ay maayos na lugar upang matirahan.